Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel. At ngayon po ay mag-update tayo about sa mga top trending stocks sa PSE. And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update and ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. Then, meron na tayo yung first video kanina na ka-upload lang 11 minutes ago yan. Ayan, so pwede nyo i-search ayan, under videos tab. Ayan, palagi po natin ito ina-update kasi maraming request about sa mga stocks na to. Ayan, kaya nakaseparate ano, kung titignan natin. Ayan. Let's start guys, and shout out sa mga palaging nanonood sa ano natin, mga videos. Ayan. Nahin natin to, ION. Okay, so anong nangyari guys, nag-rally ulit. Okay, so babalik tayo dito, extended pa rin guys, ano? Extended, and right now nasa 85 na to. So kung bibirit pa siya na isa, ayan, so possible dito nasa 1.04. Ayan. So from here sa 0.9 tapos nag-rally hanggang dito sa 1.01. Ayan. And syempre yung text target dyan, eto 1.04. But remember guys, siya ay overbought na, no? And kahit na mag-extend pa yan, still yun na, still risky na, no? And so far, okay, pagka sinukat natin to kasi actually medyo mataas na talaga to. Oh, ayan no. Okay, from here sa may swing low natin dito, no. From here to hanggang dito 45%. How much more kung dito pa yan? 69% ta sa baba. 113%. No, di ba? So medyo mataas na actually. Plus ito. And of course, sa ating lower time frame may confluence dito and for sure. Check natin. Ayan oh. Overbought na rin sa 4 hour chart. Pero yun nga, still pwede pa rin mag-extend and it's a bonus na lang ano para sa mga nakabili sa baba. And kung ikaw ay papasok pa lang, think thrice, not twice. Many times kang mag-isip kasi possible maipit ka dito, no? So medyo mataas na. Pero yung target natin dito kasi may palatandaan tayo, 'di ba? So at least dito sa 1.14 because may pattern tayo dito na nakita before. Oh, 'di ba? Ayan. So tignan natin kung hanggang saan si Ayan. Pero yun nga, still pwede itong mag-extend. Yun nga lang kung papasok ka pa lang. Yun ang risky, ano? Diba? So, ngayon, check natin sa weekly. Overbought na rin kasi rito. O, ayan. Kaya ingat lang na for ION. Tapos, Converge. So medyo nagtatagal na tayo sa mga videos natin pero i-try natin na mas paikliin pa. Ayan. Kay Converge. So kung di mag-hold dito, saan ka punta? Converge. Ayan, kasi 11, no? 11.03. So ngayon silipin natin. And sa part na to, wala nang kasunod. Yun lang, no? And pagka nalaglag to, so only bottom. No, diba? And kasi before, ito yung naging ano natin eh, support. Last year, ano? November 2022. Ito. All-time low. And right now, retesting na dito guys eh. And pagka nalaglag yan, so pwede tayo makakita ulit ng panibagong kumbaga mas malalim compare dito no sa may previous all-time low niya. Ayan.
So, bakal up for Converge at marami pa tong pasabog, of course. Okay? Ayan. So, dito, much better nga na magkaroon ng lower low dun sa may chart because dito, pwede nang mag, ano, no? Pag bullish divergence. Low tas higher low naman dito sa RSI. Diba? Set up yun. Pero dito, medyo alanganin pa at pabagsak pa lang si stochastic. O, diba? So, pwede pa itong mag-oversold pag-revisit dito. Ayan sa baba. So, ingat lang kay Converge. Okay, pagka kasi mga ganito, hirap yan. Especially pagka sa crypto, no? Eh, talagang malalaglag sa hukay, pati pera mo. Yun lang, no? Converge. Home. So, dito naman kasi sa stock market, may circuit breaker naman na tinatawag. Ayan, kaya mas less risk sa stock market compare sa crypto. So, yun nga lang, dito sa stock market, may oras lang para makapag-trade ka. While, sa crypto, anytime, no? Kahit madaling araw pa yan, pwedeng-pwede. So, it's up to you. So, for this one, yun na. Rejected na si Home, guys, dun sa may sinabi natin trend line. Still bearish to, no? And yung support natin, kitang-kita na, 1.76, guys. Ayan, based sa horizontal natin. 1, at 2, at 3. Ito, 3. Ayan. Okay? And si 200, let's check. Hala, eh, pa-vertical pa ito eh. Or pa-slide pa siya, no? Actually. Bearish pag gaganyan itsura nung ano. Plus, eto pa. Lower high. Ah, diba? Lower high, lower high, lower high. So, bearish yan pag gaganyan mga lods. And pwede tayo mag-revisit dito. So, meaning, parang setup lang natin kanina, no? Dun sa may nauna. Ayan. So, pwede tayo makakita dito ng bullish divergence. It's either flat or magkaroon tayo dito ng lower low. Since channel naman ito pababa eh. Diba? So, yun nga lang, medyo ano to, huhukay ito guys. If ever na hindi mag-hold sa may 1.76. Ayan. Kasi meron tayo ditong basis eh. Sa may kaliwa, sa left side eh. No? Pwedeng ganun yung setup kay Home. Ngayon, kay Prim naman, check natin to. Ayan. So, boost time na mga lods. Ayan. So, walang ano, walang permanente sa mundo. O, diba? So, kung dating bullish, ngayon ay bearish na. For the meantime, yung support natin dito, ayan. Kasi pwede tayo mag-add dito guys, no? Support. So at least malapit dito guys sa 2.35 or sa 2.33 pala. Ayan. Bali ako ng tingin. 2.33. Susunod 2.19. Okay, malapit dun ano. Ayan. So far, okay, pagka sinilip natin to, wala eh. Divergence na kasi to before, no? Lower high dito. Ayan sa RSI. Tapos, flat dito. Bearish divergence, guys. Ano? Ayan sa daily chart. So far, iwas muna. Ayan. At medyo malayo pa si 200, ano? It means, pwedeng mag-capitulate agad dito, eh. Sa 1.96 ano, if ever na magre-retest kasi nag-breakout dito. Sumirit dito guys eh, oh. Sirit, no? Tapos, ala na. End na nung rally niya rito. Niretest, okay. Pinilit, pero ala. So, wala nang kumagat dito sa may price na to. Nagbentahan na actually. Ayan. Kaya ganun, ano? So, magre-retest. Ayan. So, magde-decide kung sino mas malakas.
pag mas malakas yung mga sellers compare sa buyers, so yun ang mangyayari. Buusan time, ano. Ayan, prim tapos SGP. SGP. For SGP. Okay. And actually, hindi pa nga nag-retest dito. Yung 9.7, ano. So, dito pa lang sa 9.49. Medyo nabuusan na dito, guys. And pwede tayong magkaroon ng lower low dito. So, remember, guys, pagkagaling dito sa oversold, pagka pumitik papataas, bounce yan. And syempre, of course, yung kasunod niyan, isa pa. Isang retest pa ulit sa baba. No? It's either flat or lower low. Syempre, much better kung lower low. Diba? Kasi possible magkaroon ng divergence. So, right now, tignan natin to. SGP malala. Malala talaga, guys. Ano? Bearish na bearish, yun. Diba? So, sa ano pa lang, sa kulay pa lang, eh, talagang sobrang dominante ng red, ano. Ayan. So, nating naman dito, nating serious kay SGP. Still bearish. Okay? Next. Last na to, plus. Plus, plus, plus. Okay, wala bang minus? DG plus, eto ba yun? Ayan. Plus, okay. Nag-extend mga lods. Nag-extend sa taas. Right now, medyo tignan natin dito. Ayan, sa weekly chart, ano? Okay, para makita natin yung medyo, ano dito, makunat na resistance. So, I think ito, ano ito, resistance na to, guys. Eh. Ayan, sa may 3.69. In short, pwede pang mag-extend dun, ano? 3.69, and right now, we are, ayun, 3.59 tayo ngayon, eh. Tapos, so, yung pangalawa naman dito, 3.91. And ngayon, balik tayo sa daily chart. Eh, pero dito sa weekly chart, overbought na. Overbought na to, si Plus. Ingat lang pag ganito yung setup, no? Ayan. So, dito bumaloktot. Konting pullback na malupit, tapos bounce ka agad. Ayan. So, ito yung nakakatakot, yung mga bouncing, ano, no? Bouncing charts. Di ba? Nasa overbought na, tapos magbabounce pa. And actually, ganun talaga yung setup, eh. And even sa oversold, ano? So, it's either of the two, 3.69, or mahit tong si 3.91. Pero for now, since mas malapit tong si 3.69, kaya dito tayo mag-focus. Ayan, no? So, very basic naman for our chart. So, dito, ano to, divergence na to. Pero still, pwede pa rin nga mag-extend dun up to 3.91. Ayan. I think tapos na po tayo, guys. Maraming salamat sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye.